Ang araw pong ito ay araw ng Good Shepherd. Ang pinakamahalaga sa pastol ay ang kanyang boses. Pero hindi lahat ng boses ay pinapakinggan. Sa unang pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol, narinig natin na nagsalita si Pablo, pero hindi siya pinakinggan. Kaya ang sabi ay, ipagpag ang alikabok sa iyong sandalyas at iwanan sila. Sa gospel naman po ay sinasabi na ang mga tupa ay nakikinig sa boses ng kanilang pastol. Merong nakikinig sa pastol, merong ayaw makinig. Merong nakakarinig pero ayaw pansinin. Merong mga nakakarinig at nagagalit. Ganito yung ating sitwasyon, mga minamahal kong kapatid. Bukas ay bobote tayo. At sa pagbote natin, paulit-ulit sinasabi sa atin, pakinggan ang konsyensya. Kung sa May 10 ay patay ka na at haharap ka sa Diyos at tatanungin ng Diyos, paano ka bumoto kahapon? May paninindigan ka kaya? Kung May 9 ng ating gabi ay tawagin ka ng Diyos at matapos ang buhay mo at haharap ka sa Diyos na nakakaalam ng lahat, meron ka kayang sapat na ebidensya para patunayan sa Diyos na pinakinggan mo siya at hindi ang puwersa ng pera, hindi ang puwersa ng pananakot, hindi ang puwersa ng kapangyarihan dito sa mundo. Nagsalita po ang inyong mga parish priests, nagsalita ang ating church leaders, pero bakit ayaw pakinggan? Kung ayaw makinig sa boses ng pastol, maintindihan ko naman. Pero bago po kayo bumoto, sana po pakinggan ninyo yung boses ng 30,000 kababayang Pilipino na binaril at pinatay sa loob ng 6 na taon sapagkat napagbintangan na drug addict at sinentensyahan na wala ng pag-asa sapagkat hindi na sila ugaling tao. Sana po yung boses ng kultura ng kamatayan ay bumulong sa atin na may mali na dapat nating iwasto. Sana po yung boses ng kasinungalingan na ang dami-daming ginagawang biktima, ang dami-daming inililigaw, ang dami-daming nililito. Sana po ang lahat ng ito ay marinig natin sapagkat ang boses ng kasinungalingan ay hindi galing sa Diyos. Sana marinig natin ang boses ng kabastusan. Kabastusan sa Diyos, kabastusan sa kababaihan, kabastusan sa ating mga pinaniniwalaan. Binabastos ang Diyos, minumura ang mga santo, minumura ang Santo Papa, at pagkatapos ay pumapalakpak pa tayo. May tinig ang kabastusan na dapat nating iwasto. May tinig din ang korupsyon na kailangan nating labanan. Ang korupsyon ay tinatawag na korupsyon kapag ang pagnanakaw ay nanggagaling sa gobyerno. Ang pagnanakaw nangyayari kahit saan, pero kapag ang pagnanakaw ay ginawa ng mga ating pinagkatiwalaan, mas mabigat ang kanilang pananagutan. Humihiyaw ang kultura ng kamatayan. May boses ang kultura ng kasinungalingan. May boses na nagwawasto ang kultura ng kabastusan, ang kultura ng korupsyon. Dito sa atin sa Pangasinan, yung karagatan ay nagsasalita din at yung West Philippine Sea ay nagsasalita sa atin at sinasabi, pababayaan nyo na lang kaming kunin ng China,
Hindi ba Pilipino ang dagat ninyo? Bakit nyo kami pinababayaan? Bakit nyo kami pinababayaang ang kininang magnanakaw? Di ba nagsasalita sa ating panahon yung boses ng magkamag-anak incorporated? Mag-ama, mag-ina, magkapatid, maghipag, magbayaw, pare-parehong komandidato, wala namang trabaho, pero yumayaman. Ano pa ba ang tawag doon? Hindi pa ba natin titigilan ang ating political dynasty? At naghuhumiyaw ang kahirapan ng ating mga kapatid na Pilipino, at sa ating kahirapan ay naroroon yung ating pananagutan na hindi lang basta magpikit mata sapagkat kumakain naman tayo ng 3 beses maghapon. Meron tayong pananagutan. Mga minamahal kong kapatid, mayroong boses na hindi galing sa tao. Mayroong boses na hindi galing sa pastol. May boses na nanggagaling sa mga pangyayari sa ating kapaligiran. At magbubukas po ako ng aking saloobin. Nung kami pong mga obispo ay minura, nung ako po ay idinimanda, pinagbintangan at pinagsinungalingan, pinagbantaan at saka nilapastangan sa harap ng maraming tao. Hindi ko naman po inaasahang ako ay pagtanggol sapagkat Diyos na ang bahala sa akin. Pero bakit natin pinapalakpakan yung nambabastos sa inyong obispo? Bakit natin sinusuportahan yung mga sumusuporta doon sa nagmumura sa Diyos? Napakalaking bagay po sa akin ang karangalan, ang kabanalan ng Diyos. Kung ayaw ninyong makinig sa tinig ng inyong pastol, makinig na lang kayo sa mga pangyayari sa ating kapaligiran. Sapagkat kung bingi na tayo sa boses ng simbahan at bingi pa rin tayo sa boses ng mga nangyayari sa ating kapaligiran, baka akalain ay patay na tayo kasi wala na tayong pinakikinggan. Darating at darating po ang panahon ang itatanong sa atin ng Diyos kapag tayo humarap sa Kanya, kanino ka ba talaga nakikinig? Doon sa naniniwalang ang kamatayan ay solusyon, doon sa naniniwalang ang korupsyon ay katalinuhan, doon sa naniniwala na ang kabastusan ay nakakatawa, doon sa naniniwala na ang kahirapan ay palagi na lang bahagi natin, swerte-swerte lang yan, doon sa naniniwala na ang karagatan na binigay sa atin ng Diyos ay maaari na nating ipamigay, baka pagdating ng panahon, sabihin sa atin ng Diyos, di mo ako pinakinggan, di mo pinakinggan ang simbahan, di mo pinakinggan ang pangyayari sa iyong paligid, at hindi mo pinakinggan ang mga ibinigay kong mensahe sa iyo. Ngayon ka ba mag-aasa na maririnig ko ang iyong pakiusap na pwede bang pumunta sa langit? Samantalang nung nakakarinig ka, ay nagwalang bahala ka. Samantalang nung nakakakita ka pa, ay tumingin ka na lang sa iba. Samantalang nung pwede ka pang may gawin, ay nagtulog-tulugan ka.
kitang-kita na, pumipikit ka pa. Damang-dama mo na, ayaw mo pa rin makiramdam. Nagsasabi na ang iyong konsyensya, pero ayaw mo pa rin makinig.